Noong nagkukwentuhan pala kami kahapon doon sa Krumis, no, merong isang nagtanong doon, bakit daw ang daming mga regulation, naguguluhan daw siya. No? Meron daw tayo sa barko mga naririnig niya, mga IMO, merong mga flag state, meron daw MARPOL, merong mga ano pa yan, mga STCW, mga ganon. So nalilito daw siya. So pag-usapan natin to, no? So unang-una, meron tayong guys, meron tayong IMO, no? So pasensya na kayo, medyo maliit yung ating board, no? Meron tayong IMO, so International Maritime Organization. This is provided by the United Nations, no? United Nations. To organize shipping industry worldwide or international. So siya yung tinalaga ng United Nations, no? To organize shipping industry. So lahat na yan, international na yan, no? So dito tayo sumusunod sa ating IMO, kaya meron tayong IMO regulation, no? Ngayon, ang barko natin, kung ito yung barko nyo, no? Sa sobrang dami ng barko, kung saan siya naka-registered, no? Papansin nyo. Kung saan naka-register ang barko, may sinusunod na flag state requirement. Flag state. So itong flag state kasi, kumukuha lang naman ito ng mga regulation doon sa binibigay ng IMO, no, actually. Sinusunod niya lang yung regulation na galing doon sa IMO. Pero may mga ibang flag state, tinataasan nila yung kanilang standards. Medyo nagtataas sila ng kaunti sa kanilang mga regulation kasi para lahat ng mga barkong naka-registered sa kanila, no? So kung marami silang barko dito na naka-registered sa kanila, mini-make sure nila na safe yung barko nila, no? Much safer, no? Itong flag state, dinadagdagan nila minsan ng kaunti yung regulation ng IMO para maging safer, no? Mas safe ang kanilang mga barko, no? Yung mga barko na naka-registered sa kanila. So I hope klaro, no? So doon sa IMO naman, meron tayong apat na pillars na tinatawag, no? So 4 pillars of IMO. So, hindi ko alam kung narinig nyo na yan, no? Apat na pillar yan, no? So, under IMO, meron tayong SOLAS. Ito na yung mga regulation na binigay ng IMO, no? Meron tayong SOLAS. SOLAS is primarily lahat ng safety ng barko. Yan. So, mula sa construction, lahat. Construction, safety equipment, no? Lahat. GMDSS equipment, then mga cargo handling na. Basta lahat ng equipment, lahat ng construction, safety equipment, lahat ng about sa safety, nasa SOLAS, no? So kung maghahanap kayo ng regulation, nandun niya sa SOLAS. Yan. Pangalawa, meron din tayong MARPOL. MARPOL is basically, no, for environment. So all about environment. Oil pollution, lahat yan. Oil pollution, air pollution. Basta about sa pollution and environment, nandun yan sa MARPOL regulation, no? Yan. Then, pangatlo, meron tayong STCW. STCW, Standard of Training Certification and Watchkeeping, para yan sa competence. No? Competence. Lahat ng crew na ilalagay nila sa barko dapat competent enough, no? Merong certificates. Certificate of Competency. Yan. Kaya papansin nyo, marami tayong training, no? Kasi inaabot natin yung standards training and certification, no? Na itinalaga ni IMO, yung binigay niyang regulation. Dapat maabot mo yan, dapat competent ka sa trabaho mo, no? Bago ka ilagay dun sa barko, minimake sure nila na competent ka sa trabaho mo. Ang pang-apat na pillar natin, yung last, ay yung tinatawag na MLC. Or ILO. Yeah. So, ito lahat, itong MLC at saka ILO, para yan sa safety ng crew. This is all crew matters na, no? Sa safety ng crew. Accommodation, tubig, food, lahat na. Basta related sa MLC. So, complaint, onboard complaint ng crew, labor, work and rest hours. So, nandito na lahat sa MLC. And ILO. So, pag naghanap kayo ng regulation, hanapin nyo yung, halimbawa, naghanap kayo ng regulation ng work and rest hours, so hanapin yung MLC regulation, no? Or ILO. So, yan lang yun, no?
Ito yung mga, itong four pillars na to, ito yung in-implement ni IMO, no? Na dapat sundin ng lahat ng barko. Then, si flag state, katulad ng sinabi ko kanina, tataasan niya ng kaunti yung standard o kaya susundin niya yung regulation ng IMO, ipapatupad niya doon sa mga barko na naka-registered sa kanya. So, yan yun. So, yan yung basic idea about this kind of regulations, kung ano yung IMO, ano yung flag state, no? So sana may nakuha kayo, no? May nakuha kayong idea about dito. Yun lang kasi ginawa ko siya ng video gawa ng merong nagtanong doon sa akin kanina sa Chrome. So in-explain ko rin sa kanila kung paano nag-work yun, no? So thank you very much. I'll see you ulit sa sunod na video.